Wala pa mang mahigit 10 minuto simula ng pagdukot sa kanya, tumigil ang sasakyan at ibinaba ang alkalde sa isang liblib na lugar na hindi kalayuan sa munisipyo. Habang pinagpipiyastahan ng mga NPA ang nadukot nilang mayor at kanyang administrator, dito na dumating ang sinasabing pinuno ng kilusan at siyang kakausap sa alkalde. Boss, yan ay mga kanya natin yan. Mabang may panapagtirayan na dito. Baka ito na yung babaril sa amin na kasi feeling ko siya na yung pinaka-leader eh. Pwede mo nang tanggalin ang piring sa mata mo, Mayor Babo. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Mayor, Mayor, Mayor. Imposible naman na hindi mo ako kilala. Matagal na kaming gumagalugad sa bayan niyo. Napakahina naman pala talaga ng reinforcement network niyo. Kaya pala nagulantang kayo nang lusubin kayo sa bayan. Kawawang mga pulis na walang kalaban-laban, mga army na hindi makalabas sa detachment nila habang nirarat-rat ng mga mandirigma ng kilusan. Ako lang naman ang humahawak ng buong hukbo ng kilusan na siyang gugulo sa buhay nyo ng mga sundalo at ng mga kapulisan. Sabihin nyo na kung anong gusto nyo sa akin. Pakawalan nyo na kami ng staff ko. Wala naman kaming ginagawang kasalanan sa inyo eh. Wala kang kasalanan? Ha? Tanungin mo nga ang sarili mo kung anong kagaguhan ang ginawa mo sa operasyon ng kilusan. Masyado mong pinoprotektahan ng mga pulis ang mga sundalo. Alam mo, private army mo sila. Kaya yung mga sundalo hindi tumitigil ng papatrolya sa teritoryo namin. Dahil sa kagagawan mo. Hindi nyo yung teritoryo. Teritoryo ng mga katutubong mangyan na nire-recruit nyo kaya nakapagsumbong sa mga kasundaluhan. Di namin pinapahirapan ng mga mangyan. Tinutulungan pa nga namin sila dahil ang gobyerno puro pangako. Nasaan ang mga daan? Hanggang ngayon wala pang kuryente sa mga sityo. Ang sabi nyo, tutulungan nyo ang mga mahihirap. Ano nangyari? Hanggang ngayon mahirap pa sila. Hirap na sila. Hindi sila makapag-aral at nananatiling mangmang. Isa pa, napakaraming land grabbers. At ikaw, Mayor, sakaring land grabber, di ba? Kung may mapatunayan ka man na kinamkam ko, say na! Ang gobyerno natin, hindi perpekto. Pero, dahan-dahan, lahat ginagawa ng paraan. Hindi katulad ng grupo nyo na ginagamit ang dahas para manakot ng tao. Tumahimik ka! Ayoko na makipagtalo sa'yo. At pagpasalamat ka, walang order sa itaas na itumba ka. Sa lang ang pinapakiusap ko sa'yo, Mayor. Alisin mo na ang mga sundalo sa bayan ng Paluan. Tigil mo na ang pagpapatrolya sa teritoryo namin. Dahil kung hindi, sambala ka lang. Babalikan ka namin, hindi ka namin patatahimikin. Naiintindihan mo? Nagkakaintindihan tayo, Mayor! Hindi sakop ng kapangyarihan ko ang mga army. Tinalaga ang mga pulis at mga army para mag-alaga ng kapayapaan. Hindi tulad ninyo ng mga pulisan, tinatakot ang mga tao para magawa gusto nyo. Ah! Mayor ka nga! Di ba sinabi ko na sa'yo, tandaan mo, isa lang ang pinapakiusap ko sa'yo, paalisin mo lahat ng sundalo sa bayan ng Paluan. Dahil kung hindi, magsisisi ka kung bakit mo sinusuportahan ng mga sundalo. Tandaan mo yan, Mayor. Sa ngayon, pakakawalan ka namin. Pero tandaan mo ang utos ko sa'yo. Huwayo mo magsisi. Sige! Sakay na to sa van! Yatid nyo sa munisipyo niya at bayaran mo na rin ang mga narentahan naming van, Mayor. Sige!
na, dalhin nyo na yan. Ay, bumalik na, Mayor. Hoy, Tukmol, tanggalin mo na yung blindfold mo. Tanggalin mo. Babalik ka na, di ba? Mabuhay! 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 Balik na! Tinanong niya ako kung bakit may army sa aking lokal na pamahalaan. Ba't daw may Philippine Army? Sabi ko, yan po ang takapagbantay ng aking bayan. Kasama po ang kapulisan. Ikaw, Mayor, land grabber ka. Sabi sa akin ganyan. Sabi ko, paano naging land grabber ako? Pag may makita ka sa paluan, isang ektaryong mahigit na lupain, na nakapangalan sa akin, iyo na. Magandang gabi, Pilipinas!